Sabi na, yes. Yeah. So, tanong lang ako, screen. Mm. Ikaw naman yan, tanong. Gar, sa lahat naman na pinupost mo sa Instagram, ang dami mga animal cruelty. Ito ba? For you, yung punishment na ibibigay niyo sa mga harm sa mga animals. Is it enough for you? Kulang ba? Ay, kulang. Kutusin kulang. Although amended na ang Animal Welfare Act, which we are very grateful for, it's something I see, kumaga, nakikita ko yung need na continuous yung pag-amend sa kanya, yung pag-ano. Kasi hindi pwedeng na pag-iiwanan tayo ng panahon. Dapat talaga mas maging harsher pa yung penalties and all that. Hindi enough kung tutuusin eh. Because kung parang slap on the wrist lang siya, di ba, kung tutuusin, wala gaanong impact or epekto sa mga criminals, sa mga gumagawa ng mga ganito kasamaan sa hayop. So, but at where we are right now sa Animal Welfare Act, more than enough na yun. Coming from the previous, no, yung bago ma-amend, okay na yun. Pero sana mas mag-progress pa siya, sana maging stricter, implementation, harsher yung punishments and all that. But at least ito, ano na naman to, this is another parang, ano parang branch, o another, exactly, milestone siya kasi involving the media and entertainment industry na siya. So, i-apply na natin siya sa isang napakalaking industriya. Na malaki din naman ang itutulong sa government and malaki din yung responsibility sa mga tao, sa public, sa mga manunood. So, I see it as a necessity kasi media yan eh. Itong ano ng mga tao, this is where people get their information, entertainment. So, dapat tayo ngayong maging magandang example. Tayo yung nag-feed ng magandang or ng tamang information. Dapat tayo yung pagpapromote ng good and ng tama. So, napaka-importante nun. And I'm glad na nagko-comply naman din yung mga major networks, mga producers. So, sana ma-apply sa lahat yung tuloy-tuloy yung pag-comply. Next car. Car, sa dami ba ng mga cruelty sa animals, no? May mga na-file na nakas. May naikulong na ba? Wala pa. Ay, marami na po. Nakulong at para sa akin. Okay. Hindi na po sila napapublicize, but sa tulong po ng Life of Paws at iba pa po mga organizations and shelters like Animal Kingdom Foundation. Napakadami na po. Kung tutusin, ang dami pong nai-report on a daily basis the cases of animal cruelty. Unfortunately, hindi po lahat nakapag-gather ng evidence or hindi po nakapagsulat ng affidavit or yung mga witness po, hindi po sila dumadaan sa tamang avenue or hindi po sila nag-follow through. So, yun yung problema po kapag hindi na po siya umaabot sa pagsampa po ng kaso. So, medyo napapabayaan. Pero, in all fairness, napakadami po, hindi lang po siguro aware po kaano ang public, but there are a lot of pet owners, mga animal welfare advocates, pati mga just regular people who have compassion for animals. So, nagre-report po talaga. Umaabot po sa korte yung kaso. So, marami na pong nakulong, marami na pong nagbayad ng penalty, ng fine. And thankfully, kumbaga, nandun yung support ng court, ng government. They take it very seriously din po. So, akala kasi na iba, ganun lang eh, no? Hindi po. Ganun po sila, kaseryoso din. Hindi po yan yung parang sinasantabi lang po ng korte, o or hindi po yung pinaprioritize. Napakadami na pong kulong at nagbayad din kasi nga nanakit sila or nakapatay. Kaya nung panahon kasi, ngayon pandemic, napansin namin na ang dami nag-alaga ng hayop. Yes. Parang mas naging open ng mata at gusto ng mga tao to take good care of animals. Yes. Sa'yo ba, gano'ng kalaking tinutulong yun for mental health and emotional? I-share ko lang po na pandemic, actually, mas tumaas pa po ang cases ng animal cruelty. Ah, okay. So, marami po ang fairness, nag-alaga po. Nagmahal, ah. Mas naging open to having pets, taking care of pets. Pero, if you see the records po, if you see the numbers, mas tumaas din po yung cases ng animal cruelty. Nakakalungkot. And ang sa kalungkot po dun, wala po anong nagawa because nga we were on lockdown for so many times and so many months. So, kawawa po na hindi po na i-report ng tama, hindi po na proseso ng tama and all that. But, in terms of mental health, my goodness, aware naman po siguro tayo lahat na there is such a thing as emotional support animal na sa ibang bansa nga po, isa tong talagang parang diba? Parang ganun. It's really encouraged na mag-alaga ng pets, particularly dogs, kung mga po birds or isda. Gotcha. At napakalaking tulong po nun sa mental health kasi
nalilibang po yung attention niyo and nakakatanggap po kayo ng love and ng care sa isang living being na eh, hindi naman po ganun kahirap na hindi walang in-expect, hindi nag-judge, hindi nagagalit yung mga ganun bagay. So, I highly encourage it. Ako, I honestly don't know what I would do without the support of my pets. Lalo na nung pandemic po, pinag-artista, nagkakaroon po kami ng mga lock-in tapings, mga ganun po. So, pag nagkakaroon po ako ng separation anxiety sa aking mga pets, pag nalalayo ako sa kanila ng isang buwan, dalawang buwan, so, dun po parang mas nakita pa yung need tsaka yung importance ng pagmamahal nila. Ikaw, we all know na, very open ka naman na, may mga mabigat kang pinagdaanan na daw. Gano'ng kalaki na itulong sa'yo? Sila kasi yung kasama ko po 24/7. Kumbaga, at the end of the day, sila po yung uwian ko sa mga kasama ko. Sila po yung una ko nakikita at nakakasama pag-gising. So, sila yung laging taga-salupo. Minsan nakakaawa po kasi parang ayaw niyong ipakita ang affected kayo or malungkot. Pero, hindi, mahirap din po pipigilan eh. Tsaka kahit ipipigilan nyo, alam po nila eh. So, nararamdaman nila yan. Hindi naman po umiyak sa harap nila o ano man, magalit man po. Nararamdaman po nila kaagad. So, pag ganun is, tanggapin mo na lang yung binibigay nila sa'yo. Lambing, pagmamahal, ganun. So, napaka-important kasi hindi naman po laging may loved one ka, relative, best friend, or yes, whatever ka din available. Ito sila, nandiyan. Hindi po nawawala sa tabi. So, important po yun. Magano, no matter what, sila po yung kasama ko. Kaya natanangin ko lang, projects, anong movies ka bang gagawin? Yes po. Napatapusan po kami sa aming teleserye Stolen Life sa GMA. Well, hindi ko po alam kung kaya siya lalabas sa Afternoon Prime. With Gabby. Very soon naman. With Gabby Concepcion po, Beauty Gonzales. So, patapusan po kami noon. We've been taping since January po. Airing, hindi lang po ako sure kung kailan po kami air, but very soon po yan on Afternoon Prime. Meron pong, meron na pong parang naka-line up na panibagong teleserye. Napag-usapan na po siya, nabasa ko na po yung magiging role if ever. So, ayoko pa pong medyo maudlot na yung pag-usapan, pero hopefully, by the end of the year, possible po yun na may bago na po project. Tapos meron din po parang movie offer o go for the MMFM. Okay. Kung maging maayos din po yun, mukhang part ano din po yun for this year. Gaano ka excited to work with Gabby and with Gabby? Ay, second time ko na po kasi makatrabaho si Gabby. Si Kuya Gabby. Lagi ang Gabby na po, Gabby. It's always a joy. Maganda po yung pinagsamahan po namin sa first teleserye namin. Because of you. Napakasaya kasi generous po siyang tao. Easygoing po siya. Yes. Siya mahirap na trabaho. And nakakatuwa na makatrabaho si Kuya Gabby ulit. Sa Beauty naman po, Beauty Gonzales, is the first time I'm working with her. So, napaka, ano, love ko siya. Para kaming partners talaga. Para kaming, ano, pareho po kasi kaming Gemini. So, we have a lot in common. We relate to each other. She's very giving as a co-actor. And I love her energy. I love working with her. Maldita ka dito, Carla. Oo, kasi, ano eh, Stolen Life eh. So, may astral projection. Yung astral projection po, yung parang pinaka-theme nung teleserye po. So, pareho po kami ni Beauty na tigdalawa po ng role. So, pareho kami nagiging good, nagiging bad, yung ganyan. Kasi yung mga souls namin yung lumilipad sa katawan ng isa't isa. Medyo mahirap siya kasi ngayon lang po ako nag-play ng role na parang dalawa. Parang ganun po. Medyo nag-enjoy ka sa pag-iimay. Pero ay, salamat. Na, hindi. Hindi ako nag-enjoy. Hindi po ako nag-enjoy. Ang hirap-hirap niya. Pero kumbaga yung enjoyment or yung fulfillment is more on after na lang na ay, at least na gawa ko yun, na itawid ko yun. Pero hindi talaga siya masaya na para kaming mga baliw na yung utak namin, sinishwitch. O, mabait ka dito. O, kontrabit ka dito. O, mabait ka dito. Medyo mahirap po yung ganun mentally, yung nag-shift. So, hindi siya masaya. Hirap siya. Ang gusto ngayon yung collaboration, parang wala lang effort. Yes. How does it feel? Are you willing to work with your family? And sino yung mga nakikita mong yes, yung mga yes, parang kagabi po nanonood ako ng news. So, nakakatuwa yung mga announcement na ginagawa po nila. Sabi ko, oh my God, parang nakakapanibago. Parang it's very surprising, but it's also very refreshing na parang it's something na hindi natin expect na mangyari. Pero nakakatuwa po yung ganun. Siyempre, sino pa naman yung given the chance. Ay, naku, kahit sino po. My God. So, meron ba Piolo, Jericho, given the chance. Sabi ko nga pa, siguro nakakapanibago. Pag nakita mo sila around the studio, si mga ganun to the point na, but yes, my gosh,
kahit sino naman. Oh my God. Yeah. It's showtime nga doon, nasa GTV na. Yes, are you willing to, ano, to guest? Ay, kung papayagan, kung ma-invite po ako doon. Baka naman hindi. Why not? Kaya pwede ako mag-guest host doon. Or kahit mag-manood lang, mag-visit lang, yung ganun pong bagay. So, I'm looking forward na mas makakita pa po ako ng mga ganun kapag stars around the studios or kahit sa mga events po ng GMA. Why not? So, I'm sure po ma-expect natin na mas marami pang magiging in the near future. Kaya yung bahay mo, no, natutuwa kasi kalahati na yata ang more than fully. Anong feeling na malapit ng lumipat? Medyo masakit po sa bulsa. Grabe yung dito to po, grabe po yung stress and of course financially. Pero tapos po, in fact, I'm hoping next week yung iwan na po ako to. So more on ano na lang po sila, more on paint na lang po sila ngayon. Mahal na pa paint. So parang detouch na lang po ng konting plumbing tsaka electrical na mga installation na lang po sa fixtures. Pero okay na po. Buo na po siya. Nandun na po yung mga gamit po na iniwan na. Kailan mabalak lumipat? Anong particular okay na? Okay po next week po sana. Ah, next week na. Po. Okay, kasi okay na lang talaga. Gawa na po siya. Hopefully, bago po matapos ang June. Sino kasama po sa bahay? Yung aking pets. Mga pets, pati liman. Yung aking personal assistant, aking driver, pati kasambahay. Ayun ang kasama. Pero syempre, may mga parto naman na for my family kung masistay over po yung mga babakasya mo. Madalas naman din po nangyayari. Nagsisleep over siya. Kaila, kamusta ba ang lagay ng puso mo right now? Eh, andyan pa naman po siya. Buhay pa naman po, tumitibok pa naman po. So at least ano, although marami akong heart conditions. Ah. Friend ko ngayon, cardiologist ko. Ano, bakit? Dahil? Meron po mga... Seriously? Yes, anong mang... tachycardia for 14 years. May anong meron kang? Tachycardia. Tachycardia. Opo, so, ano siya, bali, irregular heart rate. Okay, okay, okay. Meron po akong, napaka-technical, meron po akong neurocardiogenic syncope. Ano ba yan? Ano yun? So ano naman po yun? Hirap. But basically, yung pag-supply mo ng blood sa brain, kasi di ba umakit mong blood? Oh, yes, yes. Brain, ano ba yun? So, hirap po siya. Medyo struggle po siyang bumalik. So, madali po akong mahimatayin. Pagod. Mag-alala ng fainting spells. Mm. Mag-alala ng so, anong gagawin daw dyan? Ano po, may mga adjustments sa diet. Damot. Tapos may mga sinusuot pong parang compression socks. And then, of course, medication. May nag-trigger na personal experience? Wala naman. Kasi yung tachycardia sa career siya. Acquired to my career siya sa pagpupuyat, sa stress. Okay. Neurocardiogenic syncope, hindi ko lang sure. Hindi po, hindi naman. Mm-hmm. Pero, I mean, are you open dating? Are you dating tutor right now? Ayaw mo muna? Parang ano, sa ngayon parang hindi po. Kasi ang, kumbaga, I have a lot on my plate. Yung aking bagong bahay, of course, yung career ko. Parang gusto ko pong parang gusto ko buhos lahat ng attention ko ng time ko doon. Mm-hmm. Parang gusto kong parang buhayin, bigyan ng buhay pa sa career ko. All that. Tsaka sa dami ko ng responsibilities. So, ayan. Parang medyo mahirap lang po siya na in terms of ano, sa time, yung ganyan kong attention. Kung sa tamang oras, let's say. Tamang oras dumating yung tamang tao. Yes, hindi ko siya pipilitin. Hindi ko siya hanapin. Hindi ko siya pipilitin, hindi ko siya hanapin. Pero kung dumating, pero if ever lang ah, anong mga characteristics naman yung hinahanap mo? Oh my gosh, basta mabait. Basta po totoo. Honest. Tsaka yung maalaga. At may takot sa jokes. What have you learned about your past? Na gusto mo i-apply ngayon, ano? If ay, napakadami. Like? Una po is yung huwag pamabayaan yung sarili. Okay, of course, okay lang na maging selfless ka, forgiving, or generous, or what. Pero yung huwag mo naman ding iwan yung sarili mo or huwag mo pababayaan yung sarili mo. You also have to look after yourself. Lalo na kung alam na ng parang gut mo or ng puso mo na parang hindi na tama. May mga red flags na, no? Red flags also yung gano'n na ang pagtitiis, hindi yan dapat na 24/7 ginagawa. Kailangan talagang magkaroon ng parang boundaries, parang gano'n na para maprotektahan mo din yung sarili. So, yan ang payong gusto mong ibigay sa mga tao you want to enter pag-aasawa right now.
pag-asawa, yun po na, ayoko na po mag-asawa. Ah, sa pang gusto mong asawa siya. Basta yung huwag papabayaan po yung sarili nila. Na from time to time, mag-reflect po sila, tanong nila yung sarili nila kung masaya po ba talaga sila, kung ilabag po ba sa loob nila yung mga bagay-bagay, kung sobra-sobra na po ba yung pagbili nila, o nakakapag-reciprocate po ba yung tao. Minamahal niya lang, totoo yun. Basta lagi lang silang magre-reflect lang. So, na, you mentioned... You want to get married and... Or... Ayoko na, nabanggit ko na po yun eh. Ayaw mo nang mag-asawa. Ayaw ko na po, sa totoo lang. But sa buhay po kasi, tignan nyo naman, nothing is certain. That's to you. Kahit kung sabi po natin ayaw o gusto, ibig lang may mga nangyayari na... Di minasahan. Masarado na po siya, pati windows, sarado po. Ano mga lock? Pero kasi hindi mo alam eh. Bakod, mga ganun. Pero tama ka, hindi mo kasi alam. Whatever happened. Ayoko naman din po yung ganun pag hindi ba matigas. Ayoko naman din po. Carla, recently may striking post ka na about knowing yourself. Ay, yes. Meron bang personal experience na nag-strike sa'yo? Kaya na-post mo yun? Oo, medyo. Pa-share naman. Ano, meron, hindi ko alam kung ano ako lang. Pero parang lately, parang ang dami kong ganun medyo may mga... Lately, hindi ko alam ba ano meron sa June, pero parang ang dami kong mga nangyayaring mga nagsusunod-sunod na biglang parang pivot or biglang turn around. But ang dami pong ano, yes, ang daming ganun. Hindi naman po necessarily tao ang naging cause or trigger or what. Circumstances siya, yes. More on circumstances siya sa buhay. Tapos nagsasabay-sabay. So yun, I guess yun yung basically reason kung bakit hindi ko rin napipigilan minsan na mag-post na mga ganun. Which is, I see naman as a good thing kasi at least nare-remind ko yung sarili ko hindi ko followers ko na importante yung self-worth. Importante yun na walang mag-dictate sa'yo na kung ano yung value mo, na hindi nakadepende sa ibang tao yung self-worth mo. Ito, yun. Last question na lang. Okay. Yes, birthday month po. Kaka-birthday ko lang po ng June 12. So masaya lang po ako ng birthday. Araw ng kalayaan ka pala, no? Oh, my birthday. Malaya ka na. Opo, parang pagpunta na doon. Kasi yung bagus ko sa pangalaman. O, isang crazy question na lang. Sagutin mo ng crazy. Ay, crazy. Ano kaya sa dinaranas mo ngayon? Anong masasabi mo na? Mas anong mas masarap mahalin? Tao o a? Ay! Aso na lang. Ay! Aso. Mas mahal ko po ang mga hayop kesa sa tao. Totoo po yan. Eh, hindi po ako hesitant or hindi po ako takot or nahiyang sabihin niya. Mas mahal ko po mga hayop kesa sa aso. Kasi tao. Animals do not judge. They do not hurt you. They love you unconditionally. They love you unconditionally kahit pa na nasaktan mo sila or binigo mo sila. Walang ganun. So, mas madali at mas masarap magmahal ng hayop. Hindi hayop na tao, kundi animal. Ay, totoo po yun. Of course, jokingly lang naman yun. But, pagpapipili po ako between tao or hayop na lang po. Last question na lang. Ngayon ba yung mga taong nakasakit sa'yo? Taong nakasakit, napatawad mo naman? Ay, oo naman po. Important. Ang pangit po kasi nang nagbibit-bit ka ng grabe, anger, resentment, or yes, bitterness. Kasi, kayo pa rin po yung talo pag daladala nyo yun. So, okay lang naman din po na hindi siya madaliin. It will take time. Hindi naman po yan basta masana. Okay, I forgive you. Or okay na, forgive. Medyo matagal din pong proseso na dapat hindi pinipili. Pero yung forgiveness is for you, more for yourself mo yun than for whoever needs or should be given for your forgiveness. Natupad ba yun? Are you willing to work with your ex? Sa ngayon, hindi pa po. Sarado nga. Sa ngayon, hindi pa po. Ayaw nga niya eh. Ayaw niya nga muna. Pero kung, di ba po, kung dumating po yung time na maging ready ako, may magbibigay ng opportunity, we'll see po. Kumbaga, hindi po sinasabing never yung gano'n. Pero sa ngayon, hindi. Natupad ba ang birthday wish mo? Na maging happy. Happy ako ng birthday ako. Yes. Kasama ko yung family ko. Nakapag-dinner kami. Nag-sleep over yung aking mga pamangkin sa bahay. Naka-stay pa ako sa bahay ko sa Tagaytay. So happy. Happy naman ako ng birthday. Hindi. Wala namang ganun. Kasi no communication pa din naman ever since. Ito tawa ko. Makakasalo. Saan ka po yun? Hindi naka-silent. So, may mas maganda no, mas maganda no communication. Mas maganda kasi. Sa ngayon, yes, better. Sarap.
But just ano na lang, invite them to be part of yes. advocacy. Yes, opo. Ito pong ating administrative circular 5 no, from the Department of Agriculture under the Agricultural Industry. Napirmahan na po yan. One year na po na napirmahan, na-publish. Okay. Thankfully, ang mga networks po, major networks, ipa-comply naman po sila. Pero ngayon, mas thorough lang, mas detalyado lang po kung ano yung mga bawal gawin, mga dapat po gawin para po sa mga nag-film ng pelikula or nag-debating ng teleserye, nag-shoot ng mga commercial. So, meron din po kami tinatawag na artists against animal cruelty na sana in-encourage ko po yung aking mga kasama sa industriya, whether mga co-actors ko po or directors, producers, whether writer ka po or what. Sana maging aware sila about artists against animal cruelty. But the more kung makapag-sign up din po sila, mag-volunteer din po sila maging part nitong team na ito. So sana sa ganito po, itong bago po natin na yung guidelines po for the media and entertainment industry, mas mabawasan na po or hopefully one day matigil na po talaga yung paggamit sa mga hayop as props na walang buhay. So nasasaktan po sila or namamatay pa po sila dahil lang ginagamit sila as props. So sana ito na po ang simula para mabago na rin po yung paggamit ng mga animals sa media and entertainment industry and seryosohin po yung lahat. Maraming salamat sa iyo.